So yun guys, for today's video, bali mag-harvest ako ng mga krailings natin dito. So ito yung aquarium na pinapagpagan natin ng mga krailings. So harvest natin, ililipat naman natin dito sa concrete pond natin. So yun guys, kung naalala nyo, last time, yung huling vlog ko, so nilipat ko yung mga railings natin na 3 months old, yung galing dito sa concrete pond na to, nilipat natin dun sa aquarium, yung isa sa mga pinakamalaking aquarium na ginawa ko. So nilipat ko yun dun para mas mabilis silang lumaki. Hindi kasi kalakihan tong concrete pond na to, so pang hanggang 3 months old na railings lang nilalagay natin dito. So sa ngayon, ito, itong mga railings na to, mga 1.5 months old. Ayan, so ililipat natin sila. Kung napansin nyo, malabo na talaga yung tubig dito. Talagang dapat na silang mailipat. Ayan, so hindi tayo gumagamit kasi dito nung tinatawag nating submersible, kaya ganyang kalabo yung tubig dyan. So ito, bagong linis to guys. Ayan, so okay na rin yung tubig nyan, na pa-cycle na rin natin. So goods na yan para sa mga crayfish natin. Ayan, so lipat muna tayo guys. Pakita ko sa inyo yung mga harvest natin dito na crayfish, kung gaano kadami. Pero alam ko konti lang to kasi maliit lang yung female nito eh. Pero check pa rin natin. So yun guys, after ng harvest, ayan, so ubus na. Na-harvest na natin lahat. Ito yung mga hides natin. So eto lahat guys yung nakuha natin sa kanila. So, napakadaming railings. Ayan. Oh, may isda pa rito. Kuha ako swordtail. Ito guys, lahat. Ayan, yung mga railings na na-harvest natin dito sa tank na pinagpapagpaga natin. So, 1 inch to 2 point, ito, 1 inch to 1.5. 9 siguro or 2 inch yan, 1 to 2 inch yan, ganyan kadami guys yung nakuha natin dito. Siguro mga nasa 100 piraso to. So maliit lang kasi yung ano nito, yung mother cray na naglay nito, kaya ako konti. So lipat na natin yan guys dito sa ating concrete pan para mas mabilis silang lumaki. Kasi liit lang nito guys yung pinanggalingan nila. So bali ano lang to, 2 feet by ano to, wala pang 1 feet, 2 feet by ano lang to, kulang 1 feet yun, hindi ko sigurado yung sukat na ito eh. So sukatin na lang natin yan next time. So pinakita ko lang sa inyo guys yung pinagpapagpaga natin, ganito lang kaliit. Tapos pag ganito na kalaki yung crayfish natin, yung mga railings, so lilipat naman natin yan guys dito sa baba, sa pinakang concrete pond natin para mas mabilis silang lumaki. Then after that, so doon naman natin ililipat sa mas malaking tank natin, yung aquarium natin na outdoor din naman yun guys. So gagawa pa tayo ng maraming aquarium na outdoor setup. Ayan. So acclimate ko muna to. So yun guys, sa pag-acclimate na ito, no? So hindi natin to mapapakondisyon ng ganun ka katulad sa mga tub na ginagamit natin. So planggana kasi to guys, medyo makapal to, so hindi na natin magagawa dito yung tamang acclimation na pag ganun. Pero ang ginagawa natin kapag makakapal yung mga pinaglalagyan natin, ito hindi ko pa pala to napakita sa vlog. So ayan, kaunti-unti lang guys, yan. Kaunti-unti dadagdagan natin yan ng tubig galing doon sa pond na paglalagyan natin sa kanila, o kung anumang pond o namang aquarium yung paglalagyan nyo. Basta kung ililipat nyo guys, laging mag-acclimate. So gabi ako naglipat. Bakit? Bakit sa gabi ako naglipat? Kasi para yung temperature ng tubig guys, hindi na halos iba o malamig na pare-parehas yung tubig nila. Kasi kung sa araw, ayan, medyo mainit. So iba-iba kasi ng temperature eh. Kung galing outdoor o indoor, so magkakaiba ng temperature yan. So para mahabulagad natin rin yung temperature ng tubig, gabi na lang tayo nag-water change o
naglilipat ng mga railing. Same yung water change natin sa water change natin, same lang sa kayong paglipat ng mga railings para hindi sila nabibigla sa pagbago ng temperatura ng tubig natin. So doon naman sa klase ng tubig, ayan. So dahan-dahan natin pinapa-adapt sa kanila. So ayan, naglalagay ako ng mga tubig dahan-dahan, kagaya niyan. So dahan-dahan tayo naglalagay. Ayan, pakunti-kunti lang hanggang ma-adapt na ng mga krillings natin. Guys, maselan kasi ng mga krillings. Ito yung pinakamaselan sa lahat. Kaya kailangan talaga dahan-dahan lang yan. So ayan, pag nakalagay na ng konti, move na natin yan. Guys, pag medyo kalahati na itong planggana na to, pwede natin silang pakawalan. Ayan, so pakita ko sa inyo mamaya pag pakawalan na natin to. So yun guys, eto. So okay na yung tubig na itong crayfish natin. Papakawalan ko na to. Pero bago natin pakawalan, so subukan natin bilangin to kung gaano kadami. So ayan, 2, 4, 6. Pakawalan natin. Ayan, 7, 8, 9. So balitaan ko kayo guys kung matapos ko na. Medyo madami kasi. Guys, ubus na. Ayan, so nailagay na natin lahat yung mga railings dito. So umabot lahat guys ng 135 pieces yung railings para dun sa 3.5 na mother cray. So wala pang 4 inches o yung ano, yung cray natin dito. Umabot na ng ganyang kadami. Ayan, so nakasetup na yan guys. Grow out natin yan, itong pond na to. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan, siyempre kung bago ka lang sa channel natin at di ka pa nakasubscribe, ayan, subscribe ka na sa channel natin. And i-click nyo na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo ito yung gagawa ko ng mga video at nagbibigay ako ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy crayfish farming.